Alam niya ang history ng Barangay Adela? Hindi niya alam ang history ng Adela. Alam niya ang history ng Adela? Ikaw, tingnan din ba? Alam ang history. Ano ko pinapakilala? Anong weight kayo? 89. Para sa mga class kayo? Opo. Nagsimula ang pangalan ng barangay na ito mula sa isang babaeng may katayang-tayang ugali raw na mapagbigay at palakaibigan. May idea ka na ba? Ang dating plantasyon ng tubo ngayon ay isa ng pinakamaunlad na barangay sa bayan ng Rizal. Tara, for the go na tayo sa Barangay Adela. Sa panahon ng mga Espanyol, ang Adela ay isang pamayanan ng mga Ratagnon, isang tribo ng mga mangyan na nakatira sa mga Kapatagan. Ito ay bahagi ng La Hacienda, ang malawak na lupain mula sa Ilog Caguray hanggang sa Ilog Lumintao, na ipinagkatiwala naman sa utos ng mga Agustinian Recollect para sa pagpapaunlad ng agrikultura. Taong 1911, nagsimula ang operasyon ng Mindoro Sugar Company at ang mga migranteng manggagawa mula sa isla ng Panay ay dumating sa Occidental Mindoro upang magtrabaho sa plantasyon ng tubo. Dati kasi ang Barangay Adela ay sagana sa pataniman ng mga tubo. Ang ilan sa mga manggagawang ito ay dinala ang kanyang mga pamilya rito upang manirahan sa kasalukuyang barangay ng Adela. Sila ay nagtayo ng kanyang mga bahay at permanente ng nanirahan rito. Ang plantasyon ng tubo ay umabot sa hilagang kanlurang bahagi ng Buswaga River, ang kasalukuyang lugar noon ng Adela, San Pedro at Santo Niño. Ang Adela noon ay kilala sa tawag na punta at si Ginoong Jeronimo Wising naman ang namamahala sa plantasyon ng tubo sa punta. Siya raw ay palakaibigan, mabait at mapagbigay. Ang kanyang asawang si Adela ay mabait din. Sila ay gustong gusto ng mga manggagawa kaya naman mahal na mahal sila ng mga tao rito. Subalit sa kasamang palad, ang mag-asawang Adela at Jeronimo ay lumipat sa ibang lugar. Kaya naman, lubos na ikinalungkot ito ng mga manggagawa ng plantasyon. Kaya bilang pag-alala at karangalan ng mag-asawa, ang punta ay pinalitan ng Adela. At simula noon at mapahanggang ngayon, ang barangay na ito ay kilala sa tawag na Barangay Adela. Nice story! Sa paglipas ng panahon, ang pamayanan ng mga Ratagnon ay mas naging maunlad na komunidad ng mga Bisaya. Karamihan kasi rito ay nagmula pa sa Caloya, Antique at Sibay. Mayroon din ang galing sa Palawan at sa Panay, particular ang mga taga-Antique. Ang Barangay Adela ay pinakamatandang baryo ng bayan ng Rizal. Ito ay inang barangay ng Lumbang, Barangay Magsikap, Salbasyon at San Pedro. At sa baryong ito ay tatag ang kauna-unahang elementarya sa timog kanlurang bahagi ng Rizal. Ang katabi nito ay ang sikat na sekundarya ng Rizal National High School. At noong ikatatlo ng Abril, 1969, nang ito ay mahiwalay sa municipality ng Bayan ng San Jose. Alam niyo ba, ang Barangay Adela ay mayroong dalawang klaseng pinagkukunan ng kabuhayan nila rito. Isa na riyan ang pangingisda. Dahil malapit sila sa dagat, madali na lang para sa kanilang mangisda. Kabuhay talaga dito yung malapit kami sa dagat sa kayong farm. Ganito ano, sa part ng ano, sa Dagluari Road kailang, may lukoy naman ang ano, tapos ngayon, ang kadalasan ko, inauli ngayon, puro aloy naman ngayon. At sa Kapatagan naman, magsasaka sa bukid ang isa naman sa mga main source of income ng mga taga-Adela. Subalit sa buwan ng Enero hanggang Mayo, ito naman ang buwan na hirap sa patubig ang mga magsasaka rito. Kaya ang iba, napipilitan na lang gumamit ng makina para makasurvive sa tagtuyot ang kanilang mga pananim. Ay dito naman sa no, sa lupong sakahan, tinatanong dito almost palay pa. Tapos na yun, may mais din kami, tapos mga iba sigulas. Main crop saka second crop. Ito nga, talagang medyo anong magsasaka sa ngayon. Dahil kasi El Nino, marami po yun. Saka yun na nga, ikulang tayo sa tubig na almost kasi kahit na dito sa barangay, absing ng mga tubig dito.
ano, sa balon, saka sa dipwil. Pagunas ng mga buwan ng, ano, ng Pebrero, kuminsan kasi nahagip pa kami ng irigasyon galing din sa Pebrero. Nasa kaligtaan na wala na, puro na water factor, sa kamahal ng krudo. At para sa mga taga-barangay Adela, biyaya ang dagat at malawak na kapatagan para sa kanila. Isa kasi ito sa mga nagbibigay sa kanila ng kabuhayan at pinagkukunan ng pagkain. Subalit hindi lamang ito ang ipinagmamalaki ng Barangay Adela, kundi ang pagmamahal sa kapwa, pagtutulungan at pagkakaisa. Ito ang Darwin TV na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, dapat work hard!